So mga idol, nagpunta muna tayo sa shop ni Kuya Dong para magpagawa ng tambucho ni Bumble R. So yan, makikita natin na binabaklas ni Kuya Dong yung pinakatunil sa may exhaust ng tambucho ni Bumble R. So abang ginagawa niya yan, so binidyoan na natin para kahit papaano ma-appreciate niya rin. Kasi ito yung shop na to is napakamura maningil. Oh, napakamura maningil ni Kuya Dong. Oh. Okay, may customer tayo. Siya na rin nag-customize ng tambucho ni Bambola. Tsaka marami na rin siya nagawa dyan. So yun, may nakita kayong na isa pa motor. Bali, may customer pa na nakabang si Kuya Dong. So yun na, malapit na mabaklas. Ayan yung second na gagawin ni Kuya Dong. Bali, papalitan yung tambucho naman niya na sambu. Tagal na kami ano dito. So medyo matagal na si hindi na ano ito nilo ni Bumble Art. So may ano ng tambucho. So ayun, nilagyan na ng WD-40 para lumuwag-luwag. Para hindi mawala yung mga para kalakalawang na dumikit na o kaya sa mga alikabok. So yan, makikita niyo, tumulong na ako para mapabilis din dahil nga may customer si Kuya Dong. Ganyan talaga. Magaling niyang gumawa si Kuya Dong. Oh, pulid yan. Wala akong masabi. Mura pa pati. So makikita nyo, medyo maganit na yung tornillo. Matagal na kasi hindi na ano yan. Ngayon lang uli. Kaya kailangan nilagyan pa ng WD-40. So yun yung kanister ni Bumble R. Yun. So medyo mainit-init pa kaya YouTube, ilang pala sa YouTube. Nagsapin na siya doon. Uy, side stand mo daw. Side stand? Pero napagpalamig na ng konti yan. Pero siyempre dahil nga tambucho, elbow, yan. Medyo mainit pa rin yan. Para mas mabilis mabaklas ni Kuya Dong. Yan. Tinagilid natin si Bumble R. So yan na, nabaklas na. Ano? Balik ko na ulit? Pulide ang gumawa si Kuya Dong. Pwede ba alis yung maingay niya sa loob? Parang Jonet? Wala na, tanggal na yun. Ano na ba yun? Ha? Ah, yung pala yun. Yung mga gustong paggawa dyan kay Kuya Dong, punta lang kayo sa shop niya. So, meron na rin siya mga nagawang ano dyan, tambucho pang TMX, pang barako, meron siya available. Meron din siya mga canister. Oh, meron na siya mga canister dyan na gagawa na lang ng elbow para sa pitko ng motor nyo. Oo.
Nandun yun sa unang ano, mga picture doon sa umpisa ng video na to. Tsaka meron din siya yung ano, yung mga antena pang jeep o kaya pang owner, meron siya. Stainless yun. So yan na. Sisimulan ng ano ni Gayadong yung ating elbow ni Bumble R. Tatanggalin yung mga sagabal ba? Lilinisan niya lang ng konti. Ang galing yan, kaya doon mo mga pulido yan. Walang kasingaw-singaw. Kaya lang naman ano yan dahil natanggal yung tornilyo nung pinagkakapitan ng canister ni Bumble R. So yan, ipapag-full weld na rin natin yan uli sa canister ni Bumble R. Kasi malakas ang vibration ni Bumble R kaya kailangan naka-fix na. So, yun, nakabang na yung isang customer ni Bumble R. Customer ni Kuya Dong. Para magawa na rin tambuti niya. So, yan, nasusimula na ni Kuya Dong yung pag-welding sa canister through hanggang sa elbow yan. So, may kita niya yan. Shoutout nga pala kay Sir na second customer ni Kuya Dong. Taga-Silang daw siya. Oh, yan na. Okay sana siya, okay na. Iispatan niya muna para makuha niya yung sentro. So, naispatan na. So, mamaya konti, ipupull weld niya na yan. Tapos niya ni kakabit yan dyan uli na kay Bumble R. So, hindi na siya maingay uli. Oo nga pala, bali ang shop ni Kuya Dong is halos katapat ng Nustahi dito sa may Governor's Drive. Kapag galing ka ng Palapala, bago siya mag-unit up. Oo, mga lods, bago mag-unit up. Pagitan siya ng Motolight tsaka nitong nag-i-install ng mga aircon yan ang katabi, yan ang katabi mismo ni Kuya Dong. So yun yung Nustahi na subdivision yan si Kuya Dong at